Hello everyone, guten tag. So finally, ito na po ang aking video about my Schengen visa application to the land of tolerance and acceptance, the Netherlands. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Bonner, but you can call me Bonnie kasi iba yung meaning ng name ko sa Western countries. Sabali, matagal na akong nagta-travel, mga 2014 pa, pero this year lang ako nag-vlog about traveling, about visa application, and even beauty pageants. Kasi usually nagsesearch ako online, and wala akong ma-search about sa mga questions sa mind ko. So naisip ko, what if ako na lang gumawa ng mga videos about that? And hopefully nakakatulong naman siya. And for today's video, isa-share ko po yung mga documents na pinasa ko sa Embassy ng Netherlands during my application sa Europe. So, bali, mag-focus po tayo sa mga requirements. Gagawa ako ng separate videos about tips sa pagkuha ng Schengen visa. Okay, timeline. February 15, nung nagpa-appoint ako sa VFS dito sa Makati for my Schengen visa application. And then, prior to that, syempre, ginather ko na yung mga requirements ko. And una kong linakad yung mga documents na kailangan ng appointment. Kasi kailangan ko man siyang tapusin before ako magpa-appoint sa VFS para wala ng problema. Madali na lang gawin yung mga ibang documents or requirements on your own. So February 16, hapon ng February 15, tumawag yung VFS. Kasi kailangan ko daw ulitin yung biometric ko. Parang hindi ata nababasa. But then, gahol na yung oras. So, bumalik ako in the morning on the next day, February 16, para tapusin kong aking biometric. Tapos, ayun, after ng February 16, nag-travel muna ako. Pumunta ako ng Sikihor and Dumaguete. So, merong kaba and acceptance na rin in case ma-deny. Pero, nag-hope ako ma-approve. So, bali natagalan kasi bumalik ako sa Manila March 1 na. Pero, nung na-receive ko yung passport ko, yung visa issuance is February 21. So, na-approve siya February 21, pero nalaman ko lang siya March 1st nung nasa Manila na ako. So, bali yung profile ko, first time ko po mag-apply ng Schengen visa. So, fresh na fresh. And, pinag-aralan ko talaga siya ng ilang taon. Tapos, may work po ako private company. And, nakapunta na po ako sa ilang countries dito sa Asia. Like Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Taiwan, and yung last ko is sa Japan. So, nagkaroon na pa ako ng Japan visa before pa ng Schengen visa. Plus point siya kapag meron ka ng travel history. Okay, so let's proceed naman sa requirements. Bali, ilalagay ko yung link sa baba sa checklist ng requirements for Netherlands. Pero may mga documents akong pinasa na wala sa checklist. For now, magfo-focus tayo sa mga nasa checklist. So first, yung application, a completed and signed Schengen visa application form. So downloadable naman siya, and sa Netherlands, if you fill out mo na siya online, and then ita-download mo na lang siya, print A4, bali lahat ng documents nyo, as much as possible, i-print yun ng A4, yung mga pwede. Merong link sa baba, ilalagay ko na lang. If you fill out nyo na siya online, so kailangan piliin nyo yung tamang category. So, this video, my Schengen visa application for tourist visa only. Tourist visa, fully vaccinated. So, wala pa akong sponsor. Kaya, yung mga requirements is about tourist visa during this time na fresh pa yung pandemic. Make sure tama po yung mga linagay nyo. Yung category, yung name nyo, yung date ng request nyo, kung ilang days sa dapat talagang match sa mga ibang documents, especially yung hotel or accommodations. So yon. And next, of course, travel documents, passport. So sabi, your passport or travel documents must be valid for at least 3 months from the date on which you leave the Schengen area. So sa embassy ng Netherlands, ang requirements nila is 3 months dapat valid pa yung passport nyo. Pero, sa immigration, kailangan 6 months. So, napaka-tricky, no? Ang ginawa ko, meron akong old passport. Ito siya. Valid pa siya, actually, ng ilang months. Kasi,
Ang expiration pa niya is September 28, 2002. So, technically pwede ko siyang gamitin. Pero inisip ko, gusto ko mag-renew na ng passport yung valid for 10 years para ituloy-tuloy ko na yung mga travels ko. So, nagpa-appoint muna ako around October sa nagpa-renewal ako ng passport. So, ito yung first step na ginawa ko. And valid siya for 10 years, so hindi ka kakabahan sa embassy tsaka sa immigration. Also, yung passport nyo, so at least meron siyang blank page. So, yun, so your passport or travel documents must have at least 2 empty visa pages. So, ang dami namang empty pages itong passport ko kasi nga bago. So, hindi ko siya problema. So, ang next is PSA birth certificate. So, yes, kasama po siya sa list ng Netherlands Embassy. So, before ako nagpa-appoint ng sa VFS, nagpa-appoint muna ako sa PSA dito sa Makati to get my birth certificate. So, yun muna ang linakad ko. Madali lang naman siya. So, online appointment na siya and makukuha mo na agad. Sa checklist nila, meron ding evidence of legal residence for non-Filipino. So, hindi naman ako, Filipino naman tayo. So, hindi siya applicable for me. And the next is a passport photo. A passport photo that meets Dutch passport requirements. So, ito, nagpa-picture ako sa Makati, sa Glorieta. And alam naman na nila yung size ng Netherlands, kung ano yung requirements nila. Pero, hindi na siya actually kailangan kasi dun na mismo sa VFS ka pipicturan. Pero nagdala pa rin ako in case. Pero kapag wala kayong dala, okay lang din kasi meron din namang place sa VFS kung saan pwede ka magpapicture for requirements ng passport photo. Pero no need na for Netherlands. So ang next is proof of financial means. So, ito po yung pinaka-tricky na part kasi kailangan mong i-provide yung mga bank statement mo, bank certificate to prove na kaya mong i-shoulder yung trip mo. So, sa akin po, around 2018 pa lang, since alam ko nang may plans ako mag-apply ng mga visa, aside from Schengen visa, like Japan visa, so nag-open na po ako ng bank account. Which is, yun yung first step na ginawa ko. So, ayun, meron akong, nag-open ako ng passbook. And lahat ng sahod ko, linalagay ko doon. Kasi gusto ng embassy makita na may flow yung transaction. I mean, mayroong in, may out. Talagang active siya. At hindi kayo naglagay or nag-open lang ng bank account for the sake of visa application or for the sake of show money. So, red flag yon. So, sa bank certificate ko, pumunta ako sa, of course, kung saan ko inopen to. And then, sa request pala ng bank certificate, pwede mo na siya makuha agad. Pero yung date na ilalagay mo is yung date kahapon para makuha mo siya agad. So, for example, today is June 6. So, ilalagay mo sa request mo sa banko is June 5. Makukuha mo na agad yung bank certificate mo. And kung ano yung laman ng pera mo kahapon, yun din yung mag-a-appear sa bank certificate. Bank books. So, yung bank books, pinap-photocopy ko lahat ng transaction for 1 year. A4 din. And for personal bank statements, dun din mismo sa banko ko kung saan ko inopen to, humingi po ako ng 1 year. Kasi first time ko mag-apply, 1 year po hiningi ko para makita nila na meron talagang flow yung banko ko or my transactions. So, meron akong credit card. Pinasa ko yung 6-month statement ko. And hindi ko talaga siya kinagamit. Pero dahil alam ko mag-apply ako ng Schengen visa, so ginamit-gamit ko muna siya. And make sure ko na wala akong pending or balance. Talagang binabayaran ko siya on time. Or minsan pa nga binabayaran ko na siya before pa lumabas yung statement ko para makita nilang wala kang balance, which is plus points. So, ang next naman po is proof of travel. Make a travel reservation. Ito po, gusto ko po talagang pumunta sa mga travel agencies to request for a flight reservation. So, nag-inquire ako sa mga pages and medyo mahal yung singil nila. Mga 1.5, meron din 1.6. So, medyo
Masakit din sa bulsa yun ha. Then, ayun, meron akong napagtanungan kasi kaka-approve din yung Schengen visa niya via Netherlands. Sabi niya sa akin, nag-mock booking na lang siya. Then, pinaprint niya yung itinerary before pa mag-proceed sa payment. So, ganyan din yung ginawa ko. Pumunta ako sa Etihad Airways. So, nag-mock booking ako. Mock booking meaning parang magbo-book ka talaga. Ilalagay mo yung dates ng departure mo. And then, yung return flight. Tapos, yung name mo. And then, before mag-proceed sa payment, yun na po yung pinaprint ko. Importante makikita yung name, yung date of your departure, and then yung date of your return ticket pabalik sa Pinas, which is nagmamatch sa request mong days, tsaka sa date sa mga ibang documents mo. Yun lang naman importante. So, no need mag-book ng confirm ticket kasi hindi pa naman sure na ma-approve yung visa nyo. So, mock booking is okay for the Netherlands. So, wag na kayong gumastos. Pwede yon. Ang next naman is yung detailed day-to-day itinerary for the entire planned trip. So, ito, kailangan nagmamatch din sa mga dates na rinequest nyo. So, bali, ang ginawa ko is, gumawa ko ng itinerary which is very realistic. So, bali, nag-research din ako kung ang gusto kasi ng embassy, talagang realistic yung itinerary nyo. For example, yung mga places na gusto nyong puntahan, dapat magkakalapit lang. Kung linagay nyo siya in one day, so dapat talagang realistic. Hindi yung day one, pupunta kayo ng Amsterdam, tapos Rotterdam, parang nakaka-stress, tapos babalik na naman kayo ng Amsterdam. So parang within specific area, so para totoong-totoo yung itinerary. May mga days din akong linagay na free day, then shopping day. So, very, di naman komplikado yung itinerary ko, pero realistic siya. Hindi siya yung gawa-gawa lang. Talagang re-research ko yung mga places, tsaka yung mga distance nila for each location. Ang next is proof of accommodation. So, ito, lagi akong nagbo-book sa booking.com. And may mga hotels naman na free cancellation. So, doon ako nag-book ng mga accommodations ko. And make sure na yung dates is nagmamatch din sa mga places kung saan ka pupunta or nakalagay sa itinerary mo. Madali lang to. Matagal na akong may account sa booking.com. And then, may free cancellation yung lagi kong pinipili. So, kahit hindi siya ma-approve, pwede mo i-cancel anytime. So, ayun lang yung pinaka, ito kayang-kaya nyo na to. So, dapat meron kayong account sa booking.com. And bali, yung mga pinili kong mga accommodation is mga hostel lang, which is yung mga prices is mura. Kasi, ibe-base din nila yung pera mo sa bank account sa mga accommodations mo, sa flight costs. So, parang ina-add nila kung talagang afford mo siya or masa-shoulder mo yung trip. So, ang technique, kailangang piliin mong mga accommodation na rin-reserve mo is yung mga mura. So, bali ito na yung pinaka-crucial na part, which is yung proof of ties in the Philippines. So, ito, medyo kinakabahan ako kasi wala akong properties and kailangan mo talagang i-prove sa embassy na babalik ka sa Pinas. So, paano? So, merong option dito, nakalagay ito sa list. Proof of social security contributions. So, bali, 10 years na rin ako nagwo-work and 10 years na rin yung contribution ko. So, ang ginawa ko is meron akong account sa SSS online and then in-screenshot ko na lang yung contribution ko. Then, pinaprint ko. Yun yung pinasa ko. Isa sa mga proof of ties in the Philippines, yung SSS contribution. Then, meron ding option copy of real estate property or title deed. Wala akong properties. Merong kaming pamanang land sa father ko. Pero hindi ko siya naasikaso. Trinatry ko siyang ilakad. Bale, for the land title sana. Kaya lang hindi umabot. And then, proof of family ties in the Philippines. Ito, kung meron kayong mga anak, family, pwede nyo ipasa mo birth certificate nila para sabihin yung babalik kayo kasi meron kayong mga anak or family na babalikan. Pero sa case ko, wala. So,
So medyo ito yung kinakabahan ako. What if bumagsak ako sa part na to? Meron naman akong work, kaya lang hindi rin siya strong ties. Kasi pwede kang, alam nyo na, mag-TNT kahit may work ka dito or mag-awol ka. Asensya na po sa mga manok. Nakakaloka ang ingay nila. So, ang next po sa list ng Netherlands Embassy is proof of occupation. And ito, employed naman ako, private company. So, una kong pinasa is yung photocopy of my ID. Wala siya sa list, pero pinasa ko. And then, certificate of employment sa company namin, madali lang siya. Ida-download mo lang siya online. And then, lalabas dun yung pinaka-latest date. So, hindi siya mahirap on my end. And then, leave of, or certificate of leave of absence. Wala kaming ganito. Nag-email ako sa HR. Sabi sa akin, pag personal daw yung reason, hindi sila nag-i-issue. So, kailangan business lang na related sa work. So, ang ginawa ko, kinontsaba ko yung manager ko. Tips din ito ng na-meet ko online na na-approve sa Netherlands as well. So, nag-email lang daw siya sa manager niya, then nag-response lang na this is approved. So, parang kailangan nyo maging kontsaba yung manager nyo. So, ayun, gumawa ko ng email, keme-keme, requesting for leave for these following dates. Then, I will return to the Philippines for these following dates. Nag-reply lang yung manager ko, keme-kemeng, this is approved, enjoy your vacation. Tapos, yun po yung pinaprint ko for leave of absence. So, ganun lang kadali. Hindi naman siya big deal. And then, latest income tax return. So, meron akong ITR. Ang pinasa ko is 3 years. 2020 tsaka 2019. So, including sa previous company ko, pinasa ko yung ITR. Kung self-employed ka naman, nakalagay naman dun yung mga requirements na need mong ipasa. Basahin ko kasi hindi ko memorize. So, kailangan mo magbasa ng proof of company registration issued by the Department of Trade, Industry, or DTI. Securities Exchange Commission, Secretary Registration of Business, latest income tax return, business financial statement. So, hindi naman ako self-employed. So, kung student ka naman, proof of enrollment, certificate of leave absence if traveling during school year sa mga estudyante. And ang next is proof of health insurance. So, merong policy yung EU. The insurance policy has been taken out in your name. So, kailangan at least 30,000 euro of medical costs are reimbursed, including hospital care, emergency treatment, and repatriation, including in the event of death. And during this time, nagka-pandemic, kailangan yung health insurance nyo is covered ang COVID-19. So, ang unang question dito, na usually, common question natin, 30,000 euro ba yung babayaran ko sa health insurance? So, medyo parang ang laki-laki, di ba? The answer is no. Yun lang yung covered amount, but it doesn't mean that magbabayad kayo ng 30,000 euro. So, sa health insurance, mura lang din naman siya. Ang pinili ko is AXA. And makukuha mo siya online. Online-online na lang din. So, sa AXA, ilalagay nyo lang yung date and kung ilang days yung request nyo, merong din option doon, parang standard premium, ganun. So, parang doon ako sa pinakamura. Tapos, covered na siya ng COVID-19. Yung health insurance ko is around 1,000 something lang or 2,000, parang ganun. So, mura din siya. And for health insurance, kailangan bayaran muna siya. Hindi pwedeng reservation. Pero ang maganda sa AXA kasi, refundable siya kapag na-deny yung visa mo. Marami din namang mga health insurance online and pwede rin naman yung health insurance from that country mismo kung meron kayong sponsor. Pero kasi kung marami kang bibisitahin sa Europe, kailangan yung health insurance is covered sa lahat ng European countries. So, nasa checklist din ng Netherlands Embassy yung visa, which is hindi naman na siya applicable kasi sila nga magbibigay ng visa, so deadmahin nyo na lang yun.
And also sa checklist nakalagay din dun na kailangan yung i-print yung lahat ng pages ng passport. So hindi yung totoo. Ang ipiprint yun lang is yung mga pages kung meron, kung saan meron ko yung mga tatak or mga visa in the past, mga yan. So pinaprint ko siya color and make sure it's A4. So yun, wag kayong ipaprint lahat kung wala naman tatak. And then payment, so VFS service charge is 1,335 pesos. Binayaran ko na siya online. And then sa VFS mismo, visa fee of embassy is 4,590. Depende sa palitan din ng euro to peso. So, minsan umiiba-iba siya. COVID levy fee is 249. Courier service. So, ipapadala na siya. Hindi na wala ng option for pick up kasi nga nagka-COVID. So, LBC, 400 pesos. So, parang total na binayaran ko dun is parang umabot kulang-kulang din na 5K. So, ayan. Punta naman tayo sa mga documents na pinasa ko na wala sa checklist ng Netherlands Embassy. And number one is cover letter. So, ito yung cover letter ko. Hindi siya required pero magandang magpasa ka kasi dito mo may explain yung side mo. Kumbaga sa thesis, dito mo ma-defend or ma-explain everything bakit wala kang, for example, wala kang ITR. Sa cover letter ko, in-explain ko kung bakit nagpasa ako ng ITR with my previous company. Tapos kung anong reason ng pag-apply ko for tourist visa. Talagang medyo pang MMK siya, which is nakakatulong. Kasi kung puro documents lang ipapasa mo, hindi ka kakilala. So, cover letter, dito nila makikilala yung applicant for Schengen visa. Kung sino ka ba, kung ano yung mga reasons mo kung bakit ka nag-apply for tourist. Nakakatulong talaga siya. So, advice ko, magpasa kayo ng cover letter. So, also, iprint yung lahat ng documents nyo sa A4. Kailangan. Pero may mga documents na hindi naman kayang iprint ng A4 like PSA birth certificate, yung mga yon. Tapos, nagpasa din ako ng voter certificate. So, ito yung mga isang nasa proof of ties ko na babalik ako sa Pinas kasi timely and relevant siya. Nag-apply ako ng Schengen visa February 15, 2022. So, wala pang election. So, naisip ko to kasi yung target month ko is March to April. So, sinabi ko sa cover letter, nababalik ako sa Pinas kasi ayokong ma-miss yung presidential election, which is true naman. So, kung ilalagay mo yun sa cover letter, kailangan meron ka ding supporting documents. Kaya, pinasa ko yung voter certificate ko na kinuha ko sa Makati. And then, proof of vaccination, ito kailangan talaga siya. Wala siya sa list, pero kailangan nating ipasa kasi nga nagka-pandemic. Kumuha ko ng yellow card sa Bureau of Quarantine. Pinaprint ko siya. Yung mga nasa loob. And then, dinownload ko din yung vaccine certificate. Pinaprint ko din. Pati yung vaccine card ko, pinaprint ko din. So, kailangan talaga siya. Proof na fully vaccinated ka. And then, sa Europe, kailangan yung last shot mo is within 9 months. Hindi pa siya sumobra ng 9 months. Kundi kailangan mo magpa-booster. As of nung nag-apply ako ng visa for Schengen. And then, kailangan mo ng health declaration. Nalagay ko yung link sa baba. Wala to sa checklist, pero kailangan ng health declaration for application. And bibigyan ka din pala sa VFS kung wala ka nun. Kasi, tinanay akong bigyan, sabi ko meron na ako. Yung health declaration, i-check mo yung vaccine mo, kung anong type. Kasi may mga vaccine na hindi accepted sa Netherlands. Actually, sa Netherlands, mas maluwang pa siya. Kasi halos lahat ng vaccine ina-accept nila. Pero yung ibang country sa Europe, may mga vaccine na hindi nila ina-accept. So parang ang sad naman, no? Tapos ang next is photocopy of previous passport and stamps and visa. So binanggit ko na kanina, wala siya sa list technically, pero pinaprint ko lahat ng mga
visa stamps ko in the past sa mga travels ko. Pinasa ko din siya. So far, yun lang yung mga pinasa ko for my Schengen visa application sa VFS. And then, ang dami kong dalang documents. Actually, meron akong video about that. So, hopefully, nakatulong itong video ito for requirements sa visa application. And maggagawa ko ng separate video about tips kung paano yung mga eksena ang ginawa ko to make sure na ma-approve ako. Kasi first time ko din. So, napaka-smooth. And mabilis lang ang Netherlands kasi parang 1 week lang may result na and approved naman siya. So, thank you so much for watching and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. So, kung kinaya ko, for sure, kaya nyo rin. And if you need some help, i-message nyo lang ako. So, ayan. Hopefully, nakatulong to. Medyo natagalan lang siya na ginawan ko ng video kasi gusto kong tapusin muna yung mga ginawa kong vlogs for my Euro trip. And may full-time job din naman ako, so bali, ang hirap pala mag-edit. So bye for now, and I'll share the next video for tips naman and other Schengen visa related sa mga usualing tanong natin sa isip natin. So hindi naman siya ganun kakomplikado, kayang-kaya nyo siyang i-DIY or do it yourself. So ayan, thank you so much and see you on my next vlog. Ciao!